Okay, so meron pong tatlong klase ng worshipers ngayon. Kayong una ay yung tinatawag na, nandiyan po sa slide natin, lahat. Yung una yung tinatawag po na absentees. Ito po yung mga hindi po natin nakikita, yung mga bakanting upuan ngayon. Ito po yung mga tao na bihira mo lang makita sa church worship gathering. Sa bahay lang daw sila o puro sa trabaho. Pero ang Christian naman daw sila, nagpe-pray sila, nagbabasa sila ng Bible sa bahay. At yung pangalawa ay hindi nga absent, pero ito yung mga tinatawag na unengaged. Pwede umaten sila ng regular, pero unengaged. Ibig sabihin, yung bang nandito ka pero hindi ka naman nagpa-participate sa pagkanta. Yung bang nandito ka pero kapag nagpe-pray ay lumilipad naman yung isip mo. Yung bang kapag nandito ka ay nagsesermon na ang pastor, katulad ng ginagawa ko ngayon, pero ikaw ay nagpe-Facebook pa rin o kaya ay nagse-selfie at nagpo-post sa Facebook. Okay, alam ko yun kasi mayroong nakalagay na time sa pagpo-post sa Facebook. And then, so merong absentees, merong unengaged, meron ding mga tinatawag na religious types. Ito yung karamihan ng mga worshipers and yung ba talaga kumakanta ka, nagpe-pray, nakikinig ng sermon, nagbibigay sa offering. Pero kapag uwian na, yung bang parang iniwan mo na rin yung pagsamba sa lugar na ito. Yung parang walang nagbabago sa buhay mo, parang yung pagiging Christian, yung pagiging worshipper ay hindi nakakarating pagdating sa bahay. And this is a real and a serious problem sa state of worship sa maraming Christian churches ngayon. Maraming absentees, maraming unengaged, maraming religious lang, hanggang pagiging religious lang yung kanilang worship. And we can be easily deceived by appearances. Kahit ngayong umaga, nakala natin ang lahat ng narito ay mga tunay na worshipers. Maganda yung music, maaaring maganda yung maging delivery ng sermon ng pastor. Maganda yung mga visuals na ginamit. Mukhang mga holy people yung mga kasama ninyo sa loob ng worship hall, and we feel good after yung worship service. But our worship can be beautiful on the outside but ugly on the inside. Kaya ulitin ko po, our worship can be beautiful on the outside, panlabas lang, pero ugly on the inside. Tandaan po natin na ano dapat yung worship natin. We must worship in spirit and in truth. Sinabi yan ni Jesus sa Samaritan woman sa John chapter 4. Our worship must be worship sa spirito at sa katotohanan. Ang totoong pagsamba ay it's not something our bare eyes can see. Na ibang dapat matutunan po natin yung katotohanan na ayon sa salita ng Diyos, at bawat isa sa atin ay sumasamba ayon sa puso na binago ng Panginoon at patuloy na binabago ng Panginoon. Kaya mahalaga na in our study of the book of Psalms ay maglaan po tayo ng oras ngayon na pag-aralan kung ano ba yung gusto ng Diyos patungkol sa pagsamba. And dapat lang kasi yung book of Psalms ay tinuturing po ito na hymn book or song book para sa worship life ng Israel. And totoo din ito para sa Christian church ngayon. And this can also be our guide in worship para magkaroon ng pagbabago in the way we worship. Yung Psalm 96 na binasa natin kanina, actually nakagrupo yan sa Psalms 95 to 100. Kung mapansin po ninyo yung Psalms 95 to 100, ay magkakasama yan kasi pare-pareho yan ng mga calls to worship or invitation to worship. Tingnan po ninyo yung ilan sa mga passages na yan. Ha? So, samahan po ninyo akong basahin. Halimbawa, Psalm 95 verse 6. Anong sabi doon? O come, let us worship and bow down. Let us kneel before Yahweh. Okay, so, kapag makita niyo sa Bible ninyo yung the Lord na all caps, o kaya ang Panginoon na all caps, ay pwede niyo po yung palitan ng Yahweh. Dahil yan po yung
literal na ginamit doon. Okay? And then Psalm 96 verse 9. Ito yung focus natin ngayong umaga. Ano sabi doon? Worship Yahweh in the splendor of holiness. And then next, Psalm 99 verse 5. Exalt Yahweh our God, worship at His footstool. 99 verse 9. Exalt Yahweh our God and worship at His holy mountain. Psalm 100 verse 2. Serve Yahweh with gladness, come into His presence with singing. So nandun lagi yung pagtawag na kayong mga anak ng Diyos, you people of God, you the Church of Jesus, worship Yahweh. E nasan yung focus? Yung focus ay wala dun sa kung ano yung gagawin natin. Yung focus ay wala dun sa kung ano yung style na gagawin natin sa worship. Ang focus ay nandun sa kung sino ang sinasamba natin. Sino? Yahweh, 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 Yahweh. The Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord. Is the focus of our worship. And ang problema natin sa worship, sa panahon natin ngayon, ay wala sa schedule. Wala sa schedule ng worship service ng church. Wala sa haba ng worship service. Wala sa mga equipment na ginagamit. Wala sa mga instruments na ginagamit. Wala sa technology. Wala sa pambili ng mga gamit. Wala sa singers. Wala sa pastors. Our worship problem is a problem of presence. Ano ibig sabihin? Our worship problem is a problem of presence. Yung bang nakakalimutan na natin kung sino ang sinasamba natin. We are no longer aware kung anong ibig sabihin na God is present kapag sinasamba natin siya. And that's our problem. We are no longer aware of the presence of His holiness. Ano sabi dun sa verse 9? Worship Yahweh. Worship the Lord in the splendor of holiness. Sambahin si Yahweh sa kagandahan ng kabanalan. Yung Psalm 96 yung focus natin ngayon. At kapag sinabi dito na worship, hindi yung karaniwang naisip natin pag worship, nakakanta, di ba pupunta sa church. Pero kung titingin nyo sa Psalm 95 verse 6, let us worship and bow down. Kapag nakita nyo yung word na worship, lalo na dito sa Psalms, just picture isang tao na sumasamba sa Panginoon, hindi lang nakatayo, hindi lang nakaupo, kundi hindi lang nakaluhod, kundi ano? Hindi na natin ginagamit yung ganong klaseng posture sa worship. Pero yon ay nagko-communicate kung ano yung state of the heart na dapat meron ang bawat isa sa pagsamba. Ang sinasamba po natin ay siya yung Diyos na Hari. Hindi lang siya yung nakatataas, siya yung pinakamataas. At tayo na sumasamba sa Kanya ay hindi lang mas mababa ng kaunti kaysa sa Kanya. We are much, much lower kung ang pag-uusapan ay ang kabanalan ng Panginoon. We worship in the splendor of holiness. Banal siya. Holy, holy, holy. He was set apart from the rest of creation. Kasi siya yung creator. Kasi tayo ang makasalanan at siya ay walang kasalanan. Siya yung matuwid, siya yung mabuti, wala siyang katulad. So yung pagsamba natin ay hindi lang basta pag-awit, hindi lang basta pagpalakpak, kundi yung pagkilala na siya lang yung karapat dapat papurihan. Tingnan niyo yung Psalm 96 verse 7 to 8. Okay, nandito yan sa screen ninyo. Ano sabi doon? Paulit-ulit ha. Mayroong word dyan na paulit-ulit na sinabi. Ascribe to the Lord. Ascribe to the Lord. Ascribe to the Lord. Ascribe to the Lord, O families of the peoples. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory to His name. Ano sinasabi nung sumulat ng psalm? Sinasabi nung sumulat ng psalm na
kilalanin ninyo na ang Diyos ay karapat dapat sambahin. So kung nandito ka, ngayon, nag-join ka sa worship service, pero sa puso mo ay hindi mo kinikilala na ang Diyos lang ang karapat dapat sambahin, then you are not truly worshiping. Actually, yung Psalm 96 ay kasali sa awit na sinulat ni David na nakalagay sa 1 Chronicles chapter 16. Kung titingin niyo 1 Chronicles chapter 16 verses 23 to 33, parehong-pareho ng Psalm 96. Parehong-pareho. And ang occasion nito, ito yung isa sa awit ng papuri o pasalamat sa Diyos dahil sa pagbabalik ng Ark of Covenant sa Jerusalem. Hindi ko alam kung familiar kayo sa Ark of the Covenant, pero ito yung itsura nun. Tingnan po ninyo. Ito yung Ark of the Covenant. Ito ay isang kahon na nayari sa kahoy, pero nababalutan ng ginto. At sa ibabaw ay merong dalawang cherubim. Ito yung mga angelic beings na nakayukod sa pagsamba kay Yahweh. Itong Ark of the Covenant ay isang furniture na ipinagawa ng Diyos nung panahon ni Moises, at ito lang yung furniture na nakalagay doon sa tinatawag na Holy of Holies or yung Most Holy Place sa loob ng tabernacle. Na yung tabernacle na yun ay pinalitan ng temple sa panahon ni Haring Solomon, yung hari na pagkatapos ni Haring David. Pero ito ay ginawa nila more than 600 years ago sa panahon pa ni Moises. Pero itong Ark of the Covenant ay napas sa kamay ng mga dayuhan sa mahabang panahon. And then nung si David na yung hari, ay kinuha nila yung Ark of the Covenant at dinala sa Jerusalem or sa Judah. And this Ark symbolizes yung kingship ng Panginoon. Sabi sa 1 Chronicles chapter 13, sabi doon, "It's the Ark of God which is called by the name of Yahweh who sits enthroned above the cherubim." Na parang ito yung nagsisilbing trono ng Diyos. Alam niyo kung ano yung nasa loob ng ark na yun? Ang nasa loob nun ay yung bato na sinulatan ng 10 utos noong panahon ni Moises. Na every time na makikita nila yung Ark of the Covenant, or hindi nga nila makita kasi nandun sa loob ng tabernacle, pero kapag maalala nila na ang hari ng bansang Israel ay hindi si David. Hindi kung sino mang tao, kundi ang Diyos na nagligtas sa kanila mula sa kanilang mga kaaway, mula sa kanilang pagkakaalipin. Ang Diyos ang hari, siya yung masusunod, siya yung dapat na sambahin. At kapag nakita nila yung Ark of the Covenant na yon, pinarada papasok sa Jerusalem, alam niyo kung ano yung naging response nila? They became more aware of the presence of God. Mas naging aware sila na yung hari nila ay dumating, inaalala sila, and that's not David, that's Yahweh. At alam niyo kung ano yung response nila? Tingnan po ninyo sa ilang sa mga verses. Kung naging response nila sa pagdating ng Ark of the Covenant. Okay, tingnan natin. 1 Chronicles 13:16. So verse 8 ng chapter 13, anong ginawa nila? Kumanta sila. Merong mga lira, merong mga harps, may tambourines, may cymbals, may trumpets. Lahat ng instrumento na makagilap nila, tinugtog nila. Okay, ano pa? Chapter 15, verse 16. And then nag-appoint sila ng mga singers. Meron silang music team. Meron silang worship team na they play loudly on musical instruments. Harps, lyres, cymbals to raise sounds of joy. Meron pa. Okay? Tingnan po ninyo. Chapter 15, verse 28. So, dinala yung Ark of the Covenant doon with shouting, horn, trumpet, cymbals, then loud music on harps and lyres. Okay, and then last. Chapter 16, verse 7. Then on that day, David first appointed that thanksgiving be sung to the Lord. So nag-aawitan sila, nagtutugtugan sila, nagsasayawan sila, and they were just worshiping Yahweh. So kapag tayo sumasamba, hindi lang tayo pumapasok sa simbahan na uupo. We express our worship.
we express our worship. So yung question ko ngayon sa inyo, how do we express our worship? So in what ways? Anong paraan? Tingnan po natin sa Psalm 96. Ito yung una. We express our worship by praising God with His people. And narito ka, just praise God. Ano sabi sa Psalm 96 verse 1 and 2? Oh, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, all the earth. Sing to the Lord, bless His name or praise His name. O sabihin mo na, yung pangalan na yon ay dakilang pangalan. Binigyan ka ng Diyos ng bibig. Binigyan ka ng Diyos ng dila para bigkasin ang papuri sa Kanyang pangalan. Kung yung mga pipi at binginga ng mga kapatid natin sa babae nagpupuri sa Panginoon, how much more na ikaw na may dila na nakapagsasalita, and you're not singing the praise of God. Pero hindi lang mag-isa. We praise God with His people. At yung awit na ito ay paanyaya sa mga anak ng Diyos na magpuri sa Kanya, magpasalamat sa mga ginawa Niya para sa atin. At sa pagpupuri natin sa Kanya, umaawit tayo, hindi lang tayo basta kumakanta. Tumutugtog tayo ng mga instrumento. Psalm 95 verse 1 and 2, let us make a joyful noise. Let us make a joyful noise. Sa Psalm 98, nandun din yun. Sa Psalm 100, nandun din yun. Let us make a joyful noise. Kaya kung may pagkakataon na yung kung sino man yung drummer natin, tapos medyo napalakas ng palo na ganun. And sometimes, yung iba sa inyo magkakaroon, ano ba yun? Ang lakas pumalo? Hayaan nyo siyang lumakas yung pumalo niya if he is making noise as worship to Yahweh. O kaya meron kayong katabi na lakas-lakas kumakanta, sinturado naman. Hayaan nyo siya na kumanta ng malakas if he is praising the name of Yahweh. Kaysa ikaw na maganda ka nga kumanta, but you are not worshiping God. So, sing, sing, sing. Paulit-ulit yan. Kaya kung mayroon sa inyo, you're coming here every Sunday, pero you're not singing. Inahayaan nyo lang yung mga nandito sa harap ang kumanta. Inuutosan tayo ng Panginoon as an act of worship, sing. Sing. Sing to Him a new song. Psalm 98 verse 1, nandun din yun. Ano ibig sabihin? Hindi ibig sabihin laging bago yung kinakanta natin. Hindi ibig sabihin lagi tayo magko-compose ng bagong songs. Hindi ibig sabihin lagi tayo maghanap ng bagong songs na ipapakanta. No. Ang ibig sabihin nun, ano? We sing na nare-recognize na every day, lalo na every Sunday, we respond dun sa freshness of the grace of God sa atin. Kahit na luma yung kinakanta natin, like nung prayer meeting nung Friday, kung nandito kayo, di ba? Sila Pastor Ronnie, sila Nanay Tessie, yung kinakanta ay, buhay, 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 kailan pa man. Kung alam ninyo na 50 years ago, ay hindi pala 50 years ago, 30 years ago, ay kinakanta na yon. Lumang kanta na yun, bakit kinakanta? Pero makikita ninyo yung pagkanta na, there's something new ang ginagawa ng Panginoon, kahit old yung songs, pero yung expression, yung heart, yung freshness ng mercy ng Panginoon, His mercies are new every morning. Tayo ay new creation because of the work of the Holy Spirit, and then we sing a new song. Kahit luma yung kanta. So, purihin mo ang Panginoon kapag kumakanta ka. Purihin mo ang Panginoon kapag tumutugtog ka. Purihin mo ang Panginoon kapag nagpe-pray tayo. Purihin mo ang Panginoon kapag nakikinig ka ng mga stories ng ginagawa ng Panginoon. Purihin mo ang Panginoon habang nakikinig ka ngayon sa salita niya. Purihin mo ang Panginoon kapag nagdadala ka ng offering sa Panginoon. Pero huwag mong isipin na ang pagpupuri at pagsamba sa Panginoon ay natatapos lang sa umagang ito. Huwag mong isipin. So we express our worship here, praising God. Pero hindi lang hanggang dito. Tingnan niyo yung verses 2 to 3. Ano sabi doon?
We also express our worship by proclaiming the gospel to all peoples. We express our worship by praising God with His people. And then sabi doon sa mga sumunod na verses, we worship God by proclaiming the gospel to all peoples. Bakit ko nasabi yun? Ano sabi sa verse 2? Sing to the Lord, bless His name, tell of His salvation from day to day. Declare His glory among the nations, His marvelous works among all the peoples. Tuwing kailan tayo mag-worship? Ano sabi? Kailan natin sasabihin yung mga magagandang ginawa ng Panginoon? From day to day. Not every Sunday, from day to day. Ang pabuli sa Diyos hanggang saan daw dapat makarating? Among the nations, among the nations. Sa verse 1, nandun din yun. Sing to the Lord, all the earth. Sa verse 9, nandun yun. Tremble before Him, all the earth. Sa verse 10, nandun yun. Say, among the nations, the Lord reigns. So we express our worship by proclaiming the gospel to all peoples. And sa verse 2, diba sabi doon, tell of His salvation. Alam niyo, ibig sabihin din nun? Bring the good news of salvation. O, preach the gospel to all nations. O, make disciples of all nations. Sinasamba natin ang Diyos not just by praising Him here, but by proclaiming Him out there. Hindi lang sa bibig natin, kundi sa buhay natin na nagdadala ng mabuting balita sa mga taong kailangang makarinig nito. Sumasamba tayo sa Diyos, hindi lang dito sa Baliwag, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa Thailand, China, at Japan. Hindi lang sa mga Tagalog na katulad natin, kundi maging sa mga Maranao, Tausug, at mga Maguindanaoans. Hindi lang sa mga lugar kung saan maraming Christians, kundi maging sa mga lugar kung nasaan yung mga Muslims at mga Buddhists. Bakit? Kasi hindi si Muhammad ang tagapagligtas. Hindi si Buddha ang tagapagligtas. We have no other Savior aside from the name of the Lord Jesus Christ. Kaya kinakanta natin sa Kanya, then sings my soul, my Savior God to Thee. Dahil si Jesus lang yung ating Savior, wala ng iba. Ay, hindi lang natin kakantahin yon. Hindi lang natin kakantahin yon, kundi sasambitin natin ang pangalan niya sa lahat ng dako ng mundo as we proclaim the gospel to all nations. Pinupuri natin ang Diyos dito, pinapangalan natin ang magandang balita, kahit saang lugar tayo, dalhin ng Panginoon because He is worthy of our worship. Meron tayong dahilan para magpuri sa Kanya. Hindi lang dahil Sunday ngayon, hindi lang dahil nandito yung mga kasama natin sa family, hindi lang dahil nandito yung mga kaibigan ninyo, hindi lang dahil nakagawin natin every Sunday, 9 a.m. ay magagather tayo. Nandito tayo kasi naniniwala tayo na meron tayong Diyos na karapat dapat sambahin at Siya lang ang dapat sambahin, wala nang iba. So why do we worship? Ano yung reason natin? Ang dami pong nakalagay dito sa Psalm 96. Yung una, we worship Him for who God is. We worship God for who He is for us. Sino ba siya para sa atin? Una, He is our maker. He is our maker. Verse 5, the Lord made the heavens. Yung kaninang binasa natin, Psalm 95 verse 6, let us kneel and bow down before the Lord our maker. Siya yung lumikha sa atin, siya yung lumikha ng kalangitan, siya yung lumikha ng karagatan, siya yung lumikha ng lahat ng nakikita natin at karapat dapat siya na sambahin. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa iyo. Siya ang sambahin mo, hindi ang hanap buhay mo. Ang Diyos ang nagbigay ng lakas sa iyo araw-araw. Siya ang sambahin mo, hindi yung boyfriend mo na umuubos ng lakas mo. Sambahin mo ang may likha sa iyo, hindi yung mga tao o mga bagay na nilikha din na katulad mo. Kasi maging ang nilikha ng Diyos, maging yung kalikasan ay sumasamba sa Panginoon. If you don't want to worship God, maging yung mga bato, yung mga puno, yung mga tubig sa dagat ay sasamba sa Panginoon. Ano sabi sa verse 11 and 12? Let the heavens be glad and let the earth rejoice. Let the sea roar and all that fills it. Let the field exult
and everything in it. Then shall all the trees of the forest sing for joy. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay nilikha niya para sumamba sa Kanya. Lalo na tayo na mga tao na nilikha sa larawan niya. So He's our Maker. Pangalawa, He's our King. Verse 10, say, among the nations, the Lord reigns. Ang Diyos ang hari, siya yung namamahala. Psalm 95, verse 3, for the Lord is a great God, a great King above all gods. Ang Diyos ang lumikha sa atin, siya rin ang namamahala sa atin. Kung lahat ng tao, lahat ng bansa, lahat ng gobyerno ay magpapasakop sa pamamahala niya, at mamamahala na katulad ng pamamahala niya, malalagay sa ayos ang mundo natin. Pero gulo-gulo ang nangyayari sa mundo natin because we do not submit to our King. Hindi ito problema lang ng gobyerno, problema ito ng bawat Pilipino. We do not submit to Jesus our King. Na hindi tayo sumamba sa Kanya, hindi natin kinilala ang paghahari niya, lahat tayo ay nagrebelde at naglakas laban sa Kanya. Lahat sa atin sumasamba araw-araw. We worship every day. Lahat ng tao, kahit yung mga Christians. Pero yung question, sino ang sinasamba mo araw-araw? Kung sino ang nakaupo sa trono ng buhay mo, siya ang sinasamba mo. Kung sino ang namamahala sa'yo, kumokontrol sa'yo, that's the object of your worship. At kung hindi ang Diyos ang nasa trono ng buhay mo, you're not really worshiping God. Kahit na every Sunday ay nakikita ka dito sa church. He is our Maker, He is our King, He is our Judge. We worship, ano sabi sa verse 13, before the Lord, for He comes to judge the earth. He will judge the world. He comes to judge, He will judge the world in righteousness and the peoples in His faithfulness. Sa ngayon, parang hindi ang Diyos ang nag-ahari. Parang kasawaan yung nag-ahari. Pero dating ang araw, and this is our hope, babalik ang Panginoong Jesus. At lahat ng di sumasamba sa tunay na Diyos ay hahatulan. Walang makakaangal sa parusang igagawa niya. He will judge in righteousness in His faithfulness. Sabi sa Psalm 97 verse 3, lahat ng kumakalaban sa Kanya ay wawasakin at susunugin. Sabi sa Psalm 97 verse 7, lahat ng sumasamba sa Diyos-Diyosan ay malulugmok sa kahihiyan. If you are not worshiping Him now here on earth, you will not worship Him then in heaven. Kung ikaw hanggang ngayon ay hindi sumasamba kay Yahweh dito sa buhay na ito, I'll guarantee you, hindi mo rin siya sasambahin doon sa langit. But you will worship Him as Judge in hell for all eternity. Pero tayo na kay Kristo, and this is good news. Sinasamba natin siya, not because He is our Judge. He is not our Judge. He is our Savior. Dahil si Jesus ang umako ng hatol ng parusa na narapat para sa ating makasalanan. Tinupok siya ng apoy ng galit ng Diyos sa kanyang kamatayan sa krus para maituring tayo, ikaw, ako, na matuwid sa kanyang harapan in righteousness. At para makilala natin na meron tayong Diyos na tumutupad sa kanyang pangako. Kapag nangako siya na ililigtas tayo, magpapadala siya ng tagapagligtas, tinupad niya yung pangako na yon. And we have a faithful God. We worship Him because He is righteous, because He is faithful. Meron ka bang makikita na katulad ng Diyos na dapat sambahin? Meron ka na bang nakita na maipapantay sa Diyos para siya yung paglaanan mo ng atensyon, pagmamahal, pagpapahalaga? Wala. We worship God for who He is. We worship God for what He is for us. Ano siya para sa atin? Paano mo ilalarawan kung sino ang Diyos?
Bakit walang ibang nilalang sa langit o sa lupa ang papantay sa kanya? Number one, because He is a great God. Diba kanina pinag-usapan natin, He's Creator, King, and Savior. Then ngayon, He's great Creator, great King, great Savior. Ano sabi sa verse 4? For great is the Lord and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. For all the gods of the peoples are worthless idols, but the Lord made the heavens. Wala kayong libulto o imahe na niluluhuran. Pero ibig sabihin, hindi ibig sabihin na we are not worshiping idols. Kung meron tayong pinahalagahan na ibang bagay o ibang tao o ang sarili natin ng higit pa sa Diyos, yun ang sinasamba natin. At pa ang sinasabi natin sa Diyos na meron pang ibang Diyos na mas dakila sa'yo. Meron pang ibang Diyos na mas nararapat sambahin sa'yo. Meron pang ibang Diyos na mas nararapat pahalagaan, mahalin at paglingkuran kaysa sa'yo. Pero lahat ng yan na ginagawa nating idols, when you compare to God, ano sabi sa verse 5? Worthless idols. Nakita niyo yung verse 5? For all the gods of the peoples are worthless idols. Alam niyo yung ginamit? Okay, magkaroon tayo ng konting Hebrew. Yung word na gods sa Hebrew ay Elohim. Yun din yung tinatranslate na God. Capital G-O-D. So sa verse 5, Elohim, for all the gods, all Elohim, are worthless idols. Yung worthless idols, ay ibig sabihin ay, ang sa literal na Hebrew ay Elilim. Dahil ito yung ginagawa nung sumulat ng awit, yung itinuturing ninyo na Elohim, ang totoo ay Elilim. Yung Elohim ang ibig sabihin, a mighty being. Ang sinasabi ng sumulat ng awit, yung itinuturing nyo na mighty beings, ang totoo, they were mighty useless. Yung tinuturing nyo na mga bagay na dakila at makapangyarihan, ang totoo, yun yung mga bagay na walang kabuluhan. So yung pera, yung material na bagay, yung trabaho, yung tao, yung asawa, yung pamilya, and even our achievements na pinapahalagaan natin ng higit sa Diyos, sinasabi niya, they were mighty useless. Walang kwenta, walang kabuluhan kung ikukumpara sa kadakilaan ng Diyos na sinasamba natin. And we're so foolish na yun yung mga bagay na mas pinapahalagaan natin ng higit sa Diyos. Samantalang alam natin, our God is a great God. Pangalawa, He is a glorious God. Ano sabi sa verse 6? Splendor and majesty are before Him. Strength and beauty are in His sanctuary. Splendor, majesty, strength, beauty. And then kung titingin nyo sa verses 7 to 8, glory, ascribe glory to His name. Yung glory na yun, yung kabod, or yung, andun yung weight of glory. Hindi ito yung parang nanonood ka lang ng Miss Universe beauty pageant na, wow, ang gaganda ng mga contestants doon. Yung beauty, yung glory ni God, ay hindi pwede ikumpara doon. Hindi ito pwede ikumpara sa, alibaw, inauguration ng ating presidente. Dahil siguro yung splendor and majesty parang mahirap idikit sa katulad ni Duterte. But it's like a coronation ng isang king. Hindi tayo familiar kasi wala tayong concept of royalty. Wala tayong concept na mayroong king. Pero sa panahon nila, and even sa ibang mga countries ngayon like England, hindi ko alam sa ibang countries na mayroong coronation ng king, tapos makikita mo yung king na talagang nababalutan ng royal robe, tapos iharap siya sa mga tao, ipaparada siya. There's a sense of awe and majesty kapag nakikita yung hari na yon. And that's our God.
He's a great God. He's a glorious God. Ibig sabihin, ang gusto niya ay maiparada yung kanyang kagandahan, maiparada yung kanyang kadakilaan, maipahayag yung kanyang kabutihan sa lahat ng tao. We have a great God. We have a glorious God. That's why we worship Him. Hindi lang yon. We have a great God. We have a glorious God. And we have also a gracious God. Verse 8. Ano sabi sa verse 8? Ascribe to the Lord the glory, Jesus' name. Bring an offering and come into His courts. Okay, immediately maisip natin, okay, magdadala tayo ng tithes and offering kapag tayo ay pupunta sa simbahan. Pero wag po, kasama yon. Pero wag natin kakalimutan na sa time ng Old Testament, kapag sila ay nagdadala ng offering sa temple o kaya sa tabernacle, nagdadala sila ng hayop na susunugin. Nagdadala sila ng hayop o inani sa pananim na iaalay sa Panginoon, hindi lang bilang papuri at pasalamat sa Kanya, kundi bilang pakilala, pagkilala na yung lalapitan nila sa pagsamba, He's a holy God, at tayo nasasamba sa Kanya, we are sinful. At di tayo makakalapit sa Kanya without atonement for our sins, na walang kabayaran sa ating kasalanan. So ngayon lumalapit tayo sa Kanya, hindi dala-dala yung offering natin, kundi dala-dala yung pananampalataya natin sa offering na ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Dahil sa yung hayop na sinunog, sa yung hayop na kinatay para mabayaran ang ating mga kasalanan. We worship God, hindi para bayaran ang kasalanan natin. We worship God dahil binayaran na ni Jesus ang mga kasalanan natin. We worship God, hindi para bumawi sa Panginoon, Lord, babawi ako. Lagi makasalanan ako nito mga nakaraang buwan, babawi ako. Lagi ako nga atin sa worship. No! Lahat ng utang natin, lahat ng kasalanan natin, binayaran na ni Jesus. Sumasamba sa tayo sa Kanya, nagbibigay ng offering, umapalakpak, umaawit, naglilingkod sa Kanya, because He is a gracious God. Kung yan ang Diyos na meron tayo, if He is such a gracious God, paano ka ngayon dapat sumamba? Ano yung kalagayan ng puso mo na dapat mo ngayong dalhin sa pagsamba? So, how do we worship God? How? Number one, we worship Him with rejoicing. We worship Him with rejoicing. May mga panahon na dapat tayong umiyak. May mga panahon na dapat tayong mag-lament or cry before God. Dahil sa mga nangyayaring tragedy sa buhay natin o yung mga nakikita natin sa paligid natin na dapat talagang iiyak sa Panginoon, sa mga susunod na linggo, pag-aaralan natin yon. Pero yung pangunahin na disposition ng heart natin, yung pangunahin na inclination ng puso natin is rejoicing sa pagsamba sa Kanya. Sing to the Lord, sing to the Lord, sing to the Lord. Na kinocommunicate doon yung joy. Na meron tayong gospel, kaya nga good news eh. Yung good news na narinig natin is a good news of great joy. In Psalm 96, 11 and 12. Tingnan ninyo ha, paulit-ulit. Let the heavens be glad. Let all the earth rejoice. Let the sea roar and all that fills it. Let the field exult and everything in it. Let all the trees of the forest sing for joy. Be glad, rejoice, exult, joy, sing for joy. And then yung sa mga ibang awit, 95, awit 98, and then 100, joyful noise, joyous song. Kapag alam mo kung gaano kabuti ang Diyos sa'yo, kapag alam mo kung gaano ka gracious ang Panginoon, kapag alam mo kung gaano karami yung pagpapala na binuhos niya sa'yo, even when you don't deserve anything from God, hindi ba magkakaroon ng joy sa heart natin? And this is not something na pipilitin ko kayo. Kapag kumakanta, hoy, ngumiti kayo. Ikaw, di kong ngumiti. Ngumiti ka. We cannot force rejoicing.
Alam mo naman yung ngiti na peke. Kaya ang ginagawa ko every Sunday is just to remind you kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. At kapag yun yung narinig nyo araw-araw, kapag yun yung pinaniniwalaan ninyo sa puso ninyo, hindi ko kailangan sabihan kayo na rejoice. It will be the natural result of someone really believes the good news of Jesus Christ. So, worship the Lord with rejoicing. And then, yung pangalawa, worship the Lord with trembling. Ulitin ko, we worship the Lord with trembling. Hindi ko alam kung mayroon tayong category na, paano mo pagsasamahin? Rejoicing, tapos trembling. Nanginginig, nakasiyahan. It's a serious joy. Totoo na na-reconcile na tayo sa Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na ang relationship natin kay God ay parang, hey buddy, how are you buddy? Kumusta ka na? Kapit tayo buddy? As we are reconciled with God, tinutuwi niya tayo na anak, tinutuwi niya tayo ng kaibigan, pero we are not on equal level with God. Ano sabi sa Psalm 96 verse 4, he is to be feared above all gods. And then verse 9, tremble before him. Manginig ka sa harapan ni Yahweh. Alam niyo bago makapasok yung Ark of the Covenant sa Jerusalem kung ano nangyari? Daladali nila sa kariton yung Ark of the Covenant. Meron nagdadala nun si Uzzah, tapos meron pa siyang isang kasama. Tapos medyo nalubak sila. Tapos malalaglag yung Ark of the Covenant, inawakan ni Uzzah. At yung inawakan ni Uzzah, isang bagay na pinagbabawal ng Panginoon. Now you don't mess with the holiness of God. Namatay si Uzzah. Dead. So kapag yung presence ni God, when we encounter the presence of God, alam niyo kung ano magiging resulta sa atin? Alam niyo ano magiging response natin? We just fall dead. Nakita ni Moises yung burning bush. Nagsalita ang Diyos doon at sinabi, Moises, tanggalin mo sandalyas mo, for you are standing on holy ground. Nung nakita ni Isaiah yung vision ni God sitting on a throne sa Isaiah 6, na para siyang hari na nababalutan ng kingly robe, tapos nakita niya yung mga seraphim na umaawit, holy, holy, holy is the Lord of hosts. Sabi ni Isaiah, pagkatapos na yumanig yung buong templo, nanginig yung buong templo, sabi niya, woe is me. I am lost. I am sinful. If you are aware of the presence of God, mayroong trembling na mararamdaman tayo. And ang layo-layo ng maraming Christian churches ngayon in terms of trembling before a holy God. Karamihan ang worship natin so light, so flippant. Yung pa parang we're just doing an ordinary thing. Iba parang dumadalo ka lang sa isang birthday party o kaya dumadalo ka lang sa isang meeting o isang social gathering. We are worshiping God. We are worshiping Yahweh. Na-recognize mo ba yon kung sino yung sinasamba mo ngayon? Na-recognize mo ba kung sino yung inaawitan mo ngayon? Na-recognize mo ba kung kaninong salita yung naririnig mo ngayon? He's God Almighty. Siya yung creator mo. Siya yung nagbigay ng hininga sa'yo. Siya yung naglumikha ng lahat ng mga bituin and you're worshiping just like that without trembling? So we worship God by praising God with these people. We worship God by proclaiming the gospel to all peoples. We worship God for who He is for us.
Siya yung ating maker, siya yung ating king, siya yung ating savior. And we worship God for what He is for us. He is a great God, He is a glorious God, He is a gracious God. And so we worship with rejoicing, but we also worship with trembling. So nandito ka ngayon. Pero hindi ko alam kung sumasamba ka talaga sa Panginoon. Pero alam mo, nandito ka sa harap kanina, kumakanta ka, nandun ka, tumutugtog ka. Nandiyan kayo sa likod, nakikinig kayo ng sermon. But I don't know if you are really worshiping God. Pero alam niyo, alam niyo yung kalagayan ng puso ninyo ngayon. I can be deceived by appearances. Wow, Lord, ang dami na go-worship sa amin. Lord, dumadami yung mga worshipers. Karaniwang prayer ko every Sunday, Lord, magdala ka po ng maraming atin sa church. Lord, eh, sinasagot ni Lord yung. Pero simula ngayon, I hope, maging prayer natin, at ito yung magiging prayer ko, na Lord, paramihin ninyo yung tunay na sasamba sa iyo sa lugar na ito. At hindi ko ma-imagine na mangyayari na mayroong mahigit na 100,000 na naririto, tapos 10, 15 yung tunay na sumasamba sa kanya. We rather have 20 people here who are truly worshiping God. Pero ang prayer ko, Lord, paramihin po ninyo ang mga tao na tunay na sasamba sa iyo, hindi lang sa lugar na ito, kundi hanggang sa dulo ng mundo. And I pray na kayo ay maging sagot ng Diyos sa ating panalangin.